Matapos nga ng team ng Golden State Warriors, mga idol, ay babayaan ang kanilang 15-point lead sa 3rd quarter at natalo pa sa 4th quarter. Itong kanilang Big 3, Curry, Clay, and Draymond, sa kanilang post-game interview ay piniliwanag nga kung bakit nga sila natalo. Umpisa natin yan kay Steph Curry, mga idol. Naniniwala pa din daw sila sa kanilang sarili at kung paano sila mag-respond kapag sila ay natatalo. Madami daw silang natutunan matapos ang kanilang disaster na 4th quarter. Mahirap nga daw makuha muli ang momentum kung ganun kainit ang isang NBA team. Itong team ng Boston Celtics na halos hindi nga magmintes sa 4th quarter. Ito namang si Klay Thompson sinabi, mga idol. Meron nga daw silang costly turnovers. Nakamintis nga rin daw siya ng maraming great looks. Nag-umpisa nga daw ang run ng Celtics matapos silang makashoot ng mga 3-pointers. Mahirap daw talunin ang team na may halos na 51% na shooting. Meaning, dapat ayusin ng Warriors ang kanilang depensa. They have to trust nga rin daw ang kanilang mga teammate offensively at defensively para ma-overcome nila ang run ng Celtics. Very tough loss daw ito, obviously, dahil meron na silang 15-point lead pero at the end natalo pa sila. Pero hindi pa nga raw ito tapos at magre-regroup nga daw sila bukas. Alam niya nga rin daw na mas magiging better ang Warriors sa Game 2 at alam niya nga rin daw na pati siya ay magiging mas better. Ito namang si Draymond Green, mga idol, ito ang kanyang nasabi. Alam daw nila na maganda talaga ang depensa ng Boston Celtics bago pa ang laban nila. Hindi daw ito nakakagulat. Sila nga daw talaga ang team na inakala ng Warriors. Ngayon daw ang kanilang gagawin ay manonood ng clips from this game at alamin kung ano daw ang dapat gawin dito sa depensa ng Boston Celtics. Dagdag niya pa na ang Celtics made shots nga daw late sa 4th. Pero sabi niya, dinomin na nga daw nila ang buong laban. First 41 to 42 minutes, they will be fine nga daw. Okay lang para kay Draymond Green kahit natalo nga sila ngayong game 1. At bonus, mga idol, ay itong si Coach Steve Kerr. Ang kanyang paliwanag ay meron nga daw silang mga turnovers at mga bad possessions sa 4th. At ginawa nga daw ng Boston ang opportunity na ito para gumawa ng run. Maganda raw ang kanilang ball movement at mahirap nga daw ma-overcome ang halos 5 to 6 3-pointers in a row sa isang quarter. At give them credit nga daw kasi they made big shots sa 4th quarter ayon kay Steve Kerr. Earned nga daw ng Boston Celtics ang naging panalo nila ngayong araw na ito. Yan nga, mga idol, ang paliwanag neto ni Curry, Clay, Draymond at pati na rin ni Coach Kerr sa kanilang pagkatalo. Ano bang masasabi nyo, mga idol, sa pagpapabayaan netong team ng Golden State Warriors sa kanilang 15-point lead sa 4th quarter? Komento nyo lamang ang inyong mga opinion. At sa ating next balita naman, mga idol, ay pag-uusapan nga natin ang napakatalinong move netong team ng New York Knicks. Alam naman na siguro natin, mga idol, na meron nga silang malaking interest sa player ng Dallas Mavericks na si Jalen Brunson. At ngayong araw, mga idol, hinire nga nila bilang kanilang assistant coach ang kanyang tatay, si Rick Brunson, mga idol, na naging assistant coach nga rin noong 2016 to 2018 ng team ng Minnesota Timberwolves at currently isa nga siyang high school coach. Ito nga siguro, mga idol, ang isang paraan na itong team ng New York Knicks sa pagre-recruit kay Jalen Brunson. Hindi pa man nag-umpisa ang off-season, mga idol, pero umpisa na nga ng paggalaw ang team ng New York Knicks at ang kanilang matalinong move, i-hire ang tatay ng kanilang gustong player na si Jalen Brunson. At sa ating next at panghuling balita naman, mga idol, ay pag-usapan nga natin ang hindi magandang balita kay Lonzo Ball. Matapos nga ng kanyang naging surgery sa kanyang tuhod, mga idol, ay hindi pa nga rin daw ayos ang kalagayan ng kanyang tuhod. At ngayong matagal-tagal pa nga, mga idol, bago ang next season, sinabi na ng team ng Chicago Bulls na baka hindi pa nga maklaro itong si Lonzo Ball sa umpisa ng next season. Concern na nga sila, mga idol, baka hindi pa siya palaruin agad dahil hindi pa nga tuluyan na gumagaling ang kanyang injury sa kanyang tuhod. Kaya naman, mga idol, wala pa nga ang next season pero may problema na agad ang team ng Chicago Bulls. Ang kanilang starting point guard na si Lonzo Ball ay baka nga hindi pa agad makalaro sa kanila. Pero anyways, mga idol, yan ang nga lamang din muna para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming nga salamat sa inyong panunod. Huwag na rin kalimutan na mag-like and subscribe. Bye!